Ito pa ang inyong Pinoy Firearms Instructor na nakabase dito sa Merlin Shooting Range ng Kuwait, na isang firearms instructor at gunsmith din naman. Okay, bago sa lahat, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Mga OFW sa mampanig kayo ng mundo, mga Pilipino na mga OFW, sana tayo ay nasa mabuting kalagayan at ligtas tayo sa COVID, sa pandemya, sama ng ating mga minamahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Okay. Bago lahat, ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood ng aking nag-viral na vlog kahapon. Yung tungkol sa 1911, kung paano natin malalaman ang fake at original. Nasa mahigit na 3,000 ang viewers sa ngayon, isang araw at kalahati pa lamang mula ng ating in-upload. At talagang yun ay inaabangan ng marami sapagkat napakaraming may 1911 sa atin. Disclaimer lang po, hindi ko po hangad na siraan ang mga backyard maker, sapagkat ako'y isa rin pong naging backyard maker na ako na sa Pilipinas pa. Blessing in disguise po, nung ako'y nahuli, ako ay nagporsiging maka-abroad. So, ingat lamang po tayo. At kaya ko po, marami po talagang nagtatanong sa atin yan. Kaya po ginawa ko ng video yan at sana ay nagustuhan ninyo. Maliban doon sa isang basher ng fake daw ay yung hindi marunong kumalabit ng gatilyo. So, kaligayahan niyo mong bas. So, at yan po, disclaimer pa rin, hindi po natin sinasaklaw yung mga modified na baril. Yan po ay para sa mga standard 1911 lamang. Hindi po kasama ang mga high cap at saka yung may mga burluloy na mga baril, sapagkat yan po ay kalimitan dumaan na sa mga kamay ng mga galing na gunsmith na modified na po. So, hindi po natin kasalin. Yung pong mga standard lamang. So, sana i-share lang ninyo itong ating video. Ating i-share muna para yun namang ating mga kababayan na nagpi-Facebook dyan ay makapanood din. Saglit lang. Share natin. Ayan, share natin sa ating Facebook page. Pakishare na lamang po sa ating mga kaibigan. So, ang susunod po natin topic dyan, sa 1911 ay yung kung paano pag-tune up. Alam ko marami rin naghihintay nito sapagkat mapakarami rin ang nagtatanong sa atin about 1911. Yung mga revolver halos ay natapos na natin. At ito na yung pangako ko sa mga follower natin. Yung hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe and share. Pindutin ninyo yung notification bell para lahat ng videos ko ay mapanood ninyo at marami kayong matututunan pa. Sa abot ng aking mga kaya, ako po ay nagtuturo ng tutorial. Ngayon din sa mga member ng aking group chat, ng aking mga estudyante, pakishare na lamang at hangad ko na kayo ay matuto pa. Sapagkat meron tayong hindi pwedeng talakayin dito sa YouTube, sa messenger natin, yung mga nagtatanong, doon natin sinasagot. So, ngayon ay ipagpapatuloy naman natin yung ating lesson sa late operation.
Ang ituturo ko ngayon sa inyo ay yung reboring, paano ang pag-rebore, at yung tinatawag natin na tapering. Kung mapapansin ninyo, ang aking pagtuturo ay hindi biglaan, dahan-dahan, at step by step. Sapagkat kung kayo ay mag-aaral sa paaralan, hindi naman sa isang linggo lamang ay matututunan ninyo. Ito pong link operation ay second semester. Ito yung tinuturo. At kasama na yung mga busy, ito yung umabot ng isang taon. Araw-araw kayong papasok. So, ito pa yung kinuha ko sa Piatti University noong taong 1978. Okay, yan. Nalaman na ninyo kung gaano katanda. Katotohanan ako ay senior citizen na. So, ito na yung ating machine. Okay, papakita rin yung machine natin. O, yung mga hindi pa nakakapanood nung part 1, panoorin ninyo. Sapagkat mahirapan ninyo sundan kung hindi ninyo napanood yung part 1. Ito yung power, switch natin. At ito yung start. Ito yung speed, aro pataas, aro pababa. So, pag pinindot natin yan, yan ang bibilis. Pag pinindot natin yan, yan ay babagal. Mababasa natin dito, 200 RPM, revolution per minute. Ito yung stop, pero may power pa siya. Naka-stop lamang yung kanyang chuck sa pag-ikot. So, magre-rebore tayo. Papakita ko sa inyo yung boring bar. Para hindi tayo mag-aksaya ng panahon ito, in-install ko na. Boring bar, nung nakaraan ay binutasan natin. Okay? Binutasan natin nung nakaraan. So, ang gusto kong sukat niya, ay ipapasok. Ipapasok ko ito ng mahigpit doon sa butas. So, kamukha nung tinuro ko rin sa inyo, yung pagbasa ng micrometer, kung paano ang maglagay ng tinatawag natin na tight. Hindi ito ipapasok natin ng mahigpit. So, gagamitan siya natin ng micrometer sapagkat kung Vernier caliper, baka tayo hindi maging precision yung ating sukat. So, gusto ko na rin ituro sa inyo ang paggamit ng caliper. Okay. So, sukatin natin ito ng micrometer. Ito siya. Yan. Oh, sorry. Yan. At atin siyang chichikin sa ratchet. Okay. Ang sukat niya ay 10 11, 12, 13, 14, 0.60. So, ang sukat niya ay 13.60. Ngayon, ito ay gusto kong mas mahigpit siya ng 0.5. So, paliliitin natin ang 0.5. Ayun. Paliliitin natin ng 0.5. Okay, 0.05. Para mahigpit ang pasok dito. Mahigpit siya. Kumbaga, ipipress natin ito. Okay? Mahigpit, oh. Hindi na siya ngayon. So, gagamitan naman natin siya. Itatransfer natin ang sukat niya dito sa clipper o caliper. Inside caliper. Ayan. Kukunin natin ang sukat niya dyan. Ganito ang ginagawa. Para ma-exacto natin ang butas. Yan. Okay? Dapat, mararamdaman natin na parang dumadaan siya sa magnet. Okay, ayun. Dumadaan siya sa magnet. Okay, ayun o. Igaganon natin siya. At mararamdaman natin na para siyang ibabalik-balik natin siya. Ganun, para siyang dumadaan sa magnet. So, ito ang sukat niya. Kaya ang mangyayari niyan, ito ang magiging sukat ng butas niya. Ito ang atin ngayong panukat. So, ilalagay natin siya dyan. At
Kung ano yung pagbabawa sa outside diameter, ganun din ang procedure niyan. So, paikutin na natin. Start natin. Okay, lagay natin siya sa 200. Okay, sa 250. Okay, nasa 250 RPM niya. Lagyan natin lang isang bearing. Para siguradong safe ang ating makina. Okay. Pagkatapos ay tutungo natin ang kape, ha? Yan. Ito yung, alam na natin ang function nito. Ito yung tumatakbo itong bed, itong carrier niya ng atrasabante. Atrasabante lang yung carrier niya. Ilalapit natin yung talim. Ayun. Pagkatapos, magpipid tayo. Okay. Nung nakaraan ay tinuro ko sa inyo ang manual. So, manual pa rin yan. At mamaya, kamukha nung ipinangako ko sa inyo, ay ituturo ko naman sa inyo ang automatic. So, kaya ko tinuturo ang manual para maging pamilyar kayo. Okay. Para makuha ninyo yung gusto ninyong lalim, kung ano yung gusto ninyong lalim ng inyong riripurin, markahan ninyo yung inyong boring bar kung gagano. Halimbawa, ito. Ay, papakita ko sa inyo. Ito yung ating boring bar. Mamarkahan natin kung hanggang saan ang lalim. Okay? So, ganito. Ito ang lalim niya. Magiging ito ang lalim niya. 4 cm ang lalim niya. So, yun lang muna ang ating, yun ang pagsukat nun at mamarkahan ninyo dito. So, ganito ang mangyayari niyan. Tungo natin ako. Yan. Ilalapit natin ito ulit at tayo ay magpipid. Dito tayo magpipid. At huwag natin kakalimutan na lagi nating susukatin para susukatin natin ng ganon. Titingnan natin kung pumapasok na siya. So, nalagyan. Ngayon ay ituturo ko naman sa inyo ang automatic. Lalayin natin ang kaunti yung camera. Ito ang automatic niya, ito. Papakita ko muna sa inyo, ha. Switch natin. Pag ito ibinaba natin, yan, kita ninyo automatic, umiikot ito ng, ito'y umiikot ng kusa, ito. Umiikot, umaabanti siya. So, subukan natin ilapit yung kanyang talim. Dito. Tapos ibababa lang natin ito. Yan na yung kanyang automatic. Ito na, umiikot na siya ng kusa. Ayan, makikita ninyo. Ayan na yung automatic niya. Tumatakbo na siya ng ganun. At siya ay automatic na. Ang kanyang takbo. Okay. At bago pa dumating doon, sa marka ninyo, tatanggalin na ninyo yung pagka-tumatik dahil baka sumabit yung talim. Imamanual na ninyo, baka sumubra. Imamanual na ninyo. So, ibabalik ulit natin ito ng manual. At tayo ay magpipid na naman.
Yan. Tulungan ulit natin. Ito yung sinasabi ko na, na kung ang inyong barina ay hindi sakto sa gusto ninyong laki, gumagamit tayo nito. So, switch ulit. Tapos, automatic na natin ulit. Ayan. Tataas natin pag malapit na, saka natin imamanual para makita natin ito na tapat dun sa ating marka. Kasi baka pag sumubre yan, masisira yung ating talim, masisira yung ating torno. Okay, yung mga comment ninyo, ay inyo lamang i-type dyan at mamaya babalikan ko kayo. So, subukan ulit natin. Ibuli tayo. Ang ginamit nating material is ay ASAP steel. Yan ay pabalik-balik. Balik-ulit lamang yan. Hanggang sa makuha natin yung eksaktong sukat. Tapos, titingnan natin kung tama na yung sukat. Ayan o. Pagka yung sukat niya ay ganyan na, so ayan na, yan na ang eksaktong sukat niya, so ito na yung finishing niya. So, nakuha na natin yung gusto nating sukat. Ayan, nakuha na natin. So, yun ang tinatawag natin na boring. Yung pagre-rebore. Kung ang ating barina ay hindi sumakto, ginagamitan natin itong tinatawag na boring bar. Ayan, oh. Ito yung tinatawag natin na boring bar. Ngayon, punta naman tayo sa tapering. Ano naman yung tinatawag natin na tapering? Okay? At papakita ko rin sa inyo kung paano ang mag-feed dito ng automatic dito sa labas. Dahil nung nakaraang lesson natin, hindi tayo gumamit ng automatic. So, bakit tayo gumagamit ng automatic? Okay? At bakit kinakailangan din ma-practice yung ating kamay ng manual. So, ganito. Ang pagiging pag-automatic nito, ipakita natin yung ating machine. Ayan. Magpipit tayo. Ilalapat muna natin yung ating talim.
Yun, pagkatapos tayo ay magpipit. At kukunin natin, kukunin lagi natin ang sukat. Para hindi tayo na ano. Okay. Para hindi namamatay yung trabaho. Laging eksakto tayo sukat. Anyway, pinapakita ko lang sa inyo ang pag-automatic. Ito na siya. Kung ano yung automatic nung ating pag-rebore, yun din ang automatic ng pag-turning o pagbabawa sa labas. So, ibababa natin itong automatic lever. At makikita ninyo, umiikot siya ng pusa. Pag ganyan umuusok siya, indication na magandang klase ang materialis. It's either tool steel or ASAP steel. Kaya ganyan siyang umuusok dahil matigas yung ating bakal. At yan, bago pa yan dumating dun sa suktulan, ay tatanggalin natin ang automatic dahil pag yan ay lumapak doon, ay sisirain niya yung talim. Okay? Ayan, magkakamiron tayo ng mga 0.5 cm kung tayo ay mga baguhan pa. Huwag nating hayaan na sumagad roon dahil masisira yan. Ngayon, etos natin. Kung makikita ninyo yung ginamit natin talim, ay sharp bitred. Okay? Tinuro ko lang. Bahala na kung anong gusto ninyong sukat. Sharp bitred yung ginamit natin talim. Kaya yung dito sa bandang dulo, ay hindi siya naka-ingil. Hindi siya naka-ingil ng 90 degrees dito. So, para natin siya ma-ingil ng 90 degrees, gagamit tayo nitong lip hand cutter. Okay, ito. Lip hand ito. Para magkamiro siya ng ingil dito. So, ikakabit natin yan. Talim na yan. At gusto ko ipakita sa inyo. Tingnan natin kung ma-close up natin. Yan. Itong parte na to, ina 90 degrees natin. So, yan ang talim niya. At huwag din natin bibiglayin yan. Umpisa muna tayo sa taas. Tatamo na siya. Dapat natin ang konti yung camera. Ayun o. Ayan. Itong mga ganitong parte ay kinakailangan. Kaya nga, hindi ko advice na kung kayo baguhan, mag-automatic agad kayo sapagkat mas maganda kung yung muscle memory ninyo, yung galawan ay makuha ninyo. Okay, ayun. Makikita ninyo, naging 90 degrees. Naging 90 degrees na itong parte nito. So, ano naman yung tinatawag natin na taper?
tapering para madali tayo. Actually, hindi ko na yan na ibabalik natin yung sharp bitrate. Hindi ko na ini-exacto ang sukat niyan. Basta ipinapakita ko lamang sa inyo yung galawan, kung ano yung function, kung paano ginagawa. At pag alam na ninyo yung basic operation, eh magagawa na ninyo ang mga gusto ninyong gawin. Okay. Tapering. Ang ibig sabihin ng tapering, yung diameter nito papunta ron ay hindi pareho, mas maliit. Gagawin natin mas maliit itong dulo na to, palaki dito. Okay? Or vice versa, malaki ito papunta ron. Dito natin yan i-adjust. Papakita ko sa inyo itong bababa natin itong camera. Wala tayong cameraman. So, ayan. Kung makikita ninyo itong mga number na ito, ito ang i-adjust natin. So, luluagan natin yung kanyang mga lock. Meron siya dito ang Allen key, Allen wrench, Allen screw. Luluagan natin yan. Dalawa yan. Siya dito sa kabilang dulo. Kabila, magkabilaan yan. May dumi. Yan. Ngayon, ilalagay muna natin siya sa 10 degrees. May number siya dito. Itatapat natin siya sa guhit na to. So, igagano natin siya. 10 degrees. Ilagay natin. O, gusto ko 15. Ayan, 15 degrees. Ayan. Kung ilan degrees ang gusto ninyo. Tapos, ay higpitan ulit natin yan. Okay. Pitan din natin yung kabila. Okay. Ang mangyayari niyan, lalayin natin ng konti. Tasulin natin yung camera. Naka 15 degrees siya dito. Pag yan ay in-adjust natin ang papunta dito, ang mangyayari, mas maliit yung banda ron, mas malaki yung banda rito. Ganun lang ang ano niya. Yan. So, adjust natin ang talim. Ito ang tinatawag na tool post. Tangan ito. Hindi tool post. Okay, yan. So, paano mangyayari yan? Switch natin. Ito ay gagawin natin ng manual. Wala itong automatic. Ito naman ngayon ang ating iikutin. Yan. Ito ngayon ang ating iikutin. Pagpit tayo. At dito tayo magpipiding. Magpapatalab ng pagkain. Okay? Atras abante lang ito ng atras abante. Okay, gawin lang natin siyang 10. Sample, gawin lang natin itong 10. Parang masyado naman. Ito, ginagamit ito. Halimbawa, gagawa kayo nung mga tiksay. Magpapatulis kayo ng mga bala ng tiksay. Maganda to. Itong technique na to. So, ilalagay lang natin siya sa tin. Yan. Parang masyadong malaki yung degrees.
Okay. So, ulitin natin. At ito nga pala, kung para hindi siya magalaw, pwede natin siyang i-atras. Yung ibang machine, wala nito. Kahit ikutin natin ito, pag naka-disengage siya, hindi siya gagalaw. So, naka-disengage siya para ma-sureball natin. Yan. Inuulit ko po, ito ang tawag sa ginagawa natin ay tapering. Okay? Kung gusto ninyong magpatilos, magpatalas ng mga round bar, sabi mga tasang lapis. So, lapit natin ito dito para makita natin yung ano. Tabon eh. Tabon siya eh. Andali. Yan, kita na yung talim. Ano natin to pagkatapos? Yan. Yun ang pinakita ko lang sa inyo yung ano ng talim. Makikita ninyo yung ganyan sa mga makina, sa mga flywheel. Yan nakabitan ng mga magneto sa mga motor, sa mga flywheel. Ayan. Yan lang pag gano'n yan. Balik-balik lang yan. Okay, papakita ko naman yung galawan ng ating kamay para ma-master ninyo ang ano. So, inulit ko, dito tayo magpipid. Dito. Yan, pig tayo. At dito tayo magpapakain ng manual, hindi automatic. Yan. Yan, okay. Ngayon, pakita ko sa inyo. Okay, pinatay ko na. At gusto ko naman siyang, kaya kung kayo ay magtuturno, magtitira kayo ng mga 2 to 3 decimeter para mapakinis natin. So, papakinisin natin yan pamamagitan ng kikil. Gamitan natin siya ng kikil. Start tuloy natin. Lagay rin natin yung RP niya. Okay. Stop. Ito yung lesson natin sa araw na ito. Rib boring at saka tapering. Kung ano man yung gusto ninyong gawin, eh magagawa ninyo sapagkat tinuro ko na sa inyo paggamit ng automatic. Kaya kailangan na lamang ninyo ay practice. Dahil hindi kayo magiging marunong sa panunood lamang ng tigir ko. Hindi kayo matututo o magiging marunong
maalam kayo pero hindi kayo marunong kung hindi kayo magpa-practice. Ang lead machine ay yan ay hindi na mawawala sa buhay ko. Kahit ako mag-retiro, sapagkat magandang hobby yan. Lahat ng gusto ninyong gawin, magagawa ninyo dito sa machine. Mag-create kayo ng mga anuman, masira mga pyesa dyan, may welding machine kayo. Ay magagawa na ninyo lahat dito. So, may nagtitext lamang sa atin. Sasagutin ko lang, ha? So, yung inyong mga tanong ay may nagtext lang sa akin. Okay. At may nagtatanong lang. So sana yung tinuturo ko sa inyo, bagaman yun ay kaunti lang, dyan mag-umpisa sa maliit o sa kaunti. Hindi ka kagad tayo matututo. Kumbaga, fundamentals yan, basic, yan ang ano. At yung pagbubulbarin, madali na lang ninyong magagawa yan. Ito na yung procedure nun. Ito na yung procedure. O, tinuro ko na sa inyo yung tinuro ko na sa inyo yung paggamit ng grimmer. Pwede rin ninyong i-apply dito yun. Dito sa butas na ito, pwede rin ninyong gamitan ng grimmer yan. Okay? Kaya ko lang ginamitan ng boring bar yan. Eh malaki yung, siyempre ang grimmer, yung pagkunting-kunti na lang ang inyong babawasin, maganda ang grimmer. Pero pag malaki, masira na yung grimmer, hindi pa ninyo nakukuha yung gusto ninyong sukat. So, ito na yung tinuro ko sa inyo. Tinuro ko na rin sa inyo ang operation ng drill press, bench drill press machine. So, apakarami ko nang naturo sa inyo. Pag yan ang inipon-ipon ninyo at pinractice ninyo yung sarili ninyo, malalaman ninyo, baka talo pa ninyo ako. Hindi po, totoo yan. Practice lang yan. At kahit matagal na kayong hindi gumagamit, mahigit akong 10 taon na hindi gumamit ng lead machine. Pero nung umorder ako dito, sabi ko, boss, kailangan natin ng lead machine. Hindi gaganda ang pagre-repair ko ng mga baril kung wala tayo niyan. So bumili siya. Wala, ganun pa rin. Kumbaga nasa dubo ko na. Dahil bata pa ako, natuto na ako niyan. Okay, nag-aral nga ako niyan na inulit ko, nag-aaral ako niyan 1978. Okay, hanggang ngayon inaano ko niyan. Kaya ito, mag-retiro man ako, bibili pa rin ako niyan kahit pang sarili ko na lang. Kasi napakagandang hobby niyan eh. Kahit anong gusto mong gawin, magagawa mo. O kung may, kahit yung pang sarili lang, total may pera ka naman at pang maintenance, pwede kang tumanggap ng ibang mga trabaho. Kahit hindi mo gawin business yan. Kumbaga, may magpapagawa at may magpapagawa sa iyo. At kailangan yan. Napakagandang hobby ang, alam niyo yung mga Amerikano na hobbyist? May mga basement yan, may mga sarili silang siya. Pagtanda nila, may mga ganito sila sa bahay. Oo, yung mga Amerikano, kasi may pera sila eh. Yung Pilipino naman eh. Yung ibibili mo niyan, di, lalo't hindi mo naman gagawin negosyo. Bibili ka niyan, di gawin mo na talaga negosyo. Pagkakitaan mo niyan. Makwento ko lang, ang tatay ko nag-umpisa sa isang torno. Nakapagpaaral ng isang doktor, medisina, dentista. Nakapagpaaral sa Amerika ng anak. Plus ako pa. Lahat ng kami mga anak niya, napag-aral niya kung anong gusto mong kuning kurso.
sa pamamagitan ng isang torno at isang reboring machine. Yung torno, pagkatapos ng isang taon, nadagdagan pa ng isa. Naging tatlo na. O, nung ako ay nakagraduate na, nadagdagan ko pa ng nadagdagan yan. Hanggang sa dumami. Nagkabiro na ng branch. So, napakaganda nga negosyan kung mamamanage ninyo ng maayos. So, hindi na ako magtatagal sa aking paliwanag. At ulit, nagpapasalamat ako dun sa mga nanood ng aking viral video na Victor Original. Yan po ay kahit, yun po ay para sa mga standard na 1911 lang. Baka po kayo nakakamali ha. Tingnan natin yung mga bumati sa atin. All messages, tingnan po natin. Okay, umpisa natin sa umpisa para Roder de Dios. Okay, shoutout sa'yo. Oh, hindi nawawala itong aking magaling na estudyante si Robert Sipi. Yan ang isa sa mga tinuruan ko ng pagtuturno. At yan ay sinarte naman ang buhay niya, mayaman na siya. Albert Mayuga, good day coach. Ayan, dyan na naman si John Mangubat. Hindi nawawala. Si Wilson Adarlo, vlogs. Oh, may vlog yan ha. Panoorin ninyo ang inyong kanyang YouTube channel. Okay, puro mga pagbati. Magandang araw din sa inyo lahat. Kyle Wesley Kasilan. Okay. Present again from London. Yan, mga FW talaga. Kalat sa buong mundo. Si Greg ng Rizal. Okay. Si Greg Certeza. Isa yan sa magagaling natin na ano. Marami na rin experience. Pero yan ang gusto ko sa mga Pilipino. Hindi tumitigil ng paghanap ng experience. Hanggang kahit matanda na. Kahit ako hanggang sa ngayon. Experience pa rin. Research. Wala namang nagturo sa atin. Okay. Si Rick Sogone, present. Yan yung ating mga estudyante. At narito rin ang ating magaling na kababayan na nasa Amerika. Si ORG 20, RG 21. Gandang hapon, sir. Ito ay magaling na machinist din ito. Gunsmith din. Nasa Amerika siya. Siya si Mon Fernandez. At si Rualdi Ponce, na-late. Walang problema. Mapapanood pa naman ang ano niyan. Ang replay niyan. So, dito sa mga estudyante ko, huwag kayong magsawa na manood at mag-research. Kahit pakunti-kunti lang yung turo ko sa inyo, yan ay darating ang araw na papakinabangan nyo. At huwag lang kayo sa panunood, practicein din ninyo pag may time. Okay? Practicein. Haganap na kayo ng mga kaibigan ninyong may torno, may machinist. Magdidikit na kayo doon. At baka ibinta niyo ng medyo mura-mura. Kahit isang maliit na torno lang pag kayo nagkameron. Gagaling at gagaling kayo. So, ganun yan. At kung hindi man kayo makabili, at least hindi kayo may scam. Dahil sabi mo, alam ko na yan. Napanood ko na rin yan kay Sir Elmer. Okay. Ganun yan. At nadagdagan yung kalaman ninyo. So, promise ko, inihahanda ko na yung paano tayo mag-tune up ng 1911. Maraming nag-aabang yan. Sigurado. May mambabas na naman sa atin yan. Pero huwag natin pasinin yung mga basher. At maraming ngayon nag-message sa akin sa messenger. At maraming nagtatanong. Natawa ako doon sa isang namba sa akin. Ang fake daw na baril ay yung hindi. Marunong kong kumalabit ng gatilyo. Big na baril, ang layo. So, maraming natin pasinin yung mga ganun. So, inulit ko, yung vlog natin na paano natin malalaman ang fake,
Kaya po fake ay copy siya sa original. Paano ka? Sabihin naman ninyo, basta pumupunta, kinopy niya yung original. Baril po yun. Parang sapatos na ang gumawa ay hindi kumpanya. Ganon din po sa baril. Pag gumawa ako ng court, yung aking ginawa ay fake. Kahit pa court na nakalagay doon. Dahil may kumpanya yan eh. Eh kung gumawa ko ng sarili kong tatak, oh, firearms instructor or firearms, halimbawa, firearms instructor ang tatak ko, iparehistro ko yan. Okay, hindi original ko yun. Okay? Pero kung hindi ka nakaregister, kulurong ka. Kulurong ang labas mo. Hindi ka nakarehistro eh. Okay? So, ganun lang yan. At kinakailangan niya na eh, dadaan niya sa DTI, dadaan niya sa quality control bago ka pumasa. So, ganun lang yan. Huwag kayong masyadong ano yan. At hindi ko sinisiraan yung, inulit ko, hindi ko sinisiraan yung mga backyard ha. At kaya ko ginamit yung backyard, hindi ko ginamit ang Dalaw, hindi ko ginamit ang Cavite, hindi ko ginamit ang ibang lugar. Dahil ang backyard ay hindi lang sa Pilipinas. Tingnan ninyo, mag-research kayo ng mga backyard maker, napakarami po sa Pakistan. Hindi lamang 1911 ginagawa nila, gumagawa sila ng Beretta AK-47, mga high-powered na baril, kinukopya nila. Kahit nga yung mga MP5, kinukopya nila. Mga backyard yan ha. So, pag hindi sila registered at hindi sila authorized ng kumpanya, hindi bali kung kamukha ng mga made in China na authorized naman sila ng kumpanya. Halimbawa, Adidas made in China, authorized sila ng Adidas America o Adidas ano yung kumpanya. Labor lang sa kanila. Ganun po yan. Kamukha ng Metro Arms, hindi po fake yan. Hindi po yan dahil yan ay lisensyado po yan. Kamukha ng Arms Corps, lisensyado po yan. Hindi po yan fake. Ang sinasabi ko po, yung illegal na backyard, yung patago-tago lang. Okay? Yun. Buti kung nagkakanawan tayo. At hindi ko sinasabing masama yung gawa nila ha. Hindi, huwag kayong magkakamali. Hindi ko sinasabing pangit o masama yung ginawa nila. Akin lamang ay paano natin malalaman. Sapagkat ang daming nagtatanong sa atin, dahil nga nagkalat ang mga backyard, paano natin malalaman? Ay sa gagaling nilang gumawa, nalilito na. Yung mga may hawak ngayon, kahit original yung hawak nila, hindi na malaman kung ang hawak nilang firearms ay original o backyard o fake. Okay? Masakit siya pagingan yung fake, ano, backyard. So, kung kayo ay may mga baril, ay di, at least, matitimbang ninyo yung baril ninyo. Ito yung sinabi ni coach, firearms instructor. Ni Gansmit, firearms instructor. Ito yung sinasabi niya, o tama, ganyan. Kamukha yung ginawa ni Rivaldo, doon sa ating, pinakita lang niya, ang pagkakaiba ng original at saka fake. Walang masama doon, kinumpir lang naman niya eh. Hindi naman niya sinabing huwag kayong bumili nito, huwag yung tangkiling ito. Sinabi lang niya kung masama bang, masakit bang tanggapin ang katotohanan? Proud tayo na magagaling ang mga Pilipino. Nakakagawa sila noon. Kahit yan ay manual kikil-kikil lang. At least, nagawa nila. Pero, hindi natin sinasabi na ganun. Kino-compare lang natin kung anong pagkakaiba nila. Wala tayong pakialam sa ano. Wala tayong pakialam sa performance nila. Bumatangal man yan, sumabog man yan. Wala tayong pakialam. Basta ang pinupuntos ko lamang, ito ang mga pagkakakilala nyo. Halimbawa, may kakambal ako. Masama ba? Nasabihin ko yung kakambal ko, may balat yan sa likod. Ako, wala. Ganun lang yun. May mga markings na identical nga eh. Ganun. Yun lang sinabi ko. So, masyado na tayong mahaba dyan. Magpapaalam na ako at tayo ay magkukwentuhan sa ating magbabalitaan tayo sa ating group chat. Okay, ito ang inyong firearms instructor. Nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa ating YouTube channel. Please lang, kung may ads,
huwag ninyong skip. Nalulungkot lang ako. 3,000 na viewers, walang ads yung ating vlog. Hindi binigyan niya. No? Sana naman bigyan niya ng ads. Para sa pabarya-barya, may barya dun eh. May barya dun sa ads. Sa dami nun, 3,000 nanonood na yun. Malaki-laking dollar na din sana yun. So, nakikiusap tayo kay YouTube na huwag naman tayo masyadong ipitan. Okay. At sana, bigyan din tayo ng ads. Dahil tayo, ang hangad lamang naman natin ay magbigay ng informasyon sa mga tao na may hilig. At para hindi rin tayo may scam, ang masakit niyan, asang-asa tayo, bumili tayo, asang-asa tayo, na yun ay original, made from factory, ay made in backyard pala yung nabili natin. Bagaman maayos yung nabili natin, eh masakit yun eh. Dahil umaasa tayo na made from factory, ay made sa backyard yung nabili natin, masakit yun. Na tayo ay na-scam. Scam ang tawag dun. Sorry. Dahil may kaunting panluloko dun eh. Hinabi na ano. Kaya nga, kahit saan man ang galing yung baril ninyo, alam na ninyo yung mga palatandaan yan, eh, kayo na ang bahalang humusga. Yun ang sabi niyan. Inulit ko, hindi nakikita sa spare parts. Ah, may nag-ano, may nag-message sa akin. Ang alam ko po, sa court series, Mark 4 Series 7 ay ano, ang sight ay adjustable. Oh, sa sight daw nakikilala. Ang sabi ko nga, napapalitan yung sight. Eh, paano kung pinalitan na yung sight niyan? Oh. Hindi yan sa spare parts nakikilala. Yung pagkagawa ng frame at saka receiver. Yun lang. At sana siguro hindi niya napanood ng ano, ng buo yung video. Sana suportahan pa ninyo ako para mas marami pa ang mag-subscribe na aking YouTube channel. Pindutin ninyo yung notification bell at panoorin din ninyo at i-subscribe ang YouTube channel ng aking kaibigan na si John Cyber. Isa siyang parents instructor dito at marami rin kayong matututunan sa kanya, John Cyber. Siya yung tumulong sa atin para ma-monetize yung ating YouTube channel. Panoorin po ninyo yung kanya mga videos at subscribe din ninyo. Nagtuturo din siya ng pag-shooting. Okay, magpapaalam mo muna ako sa inyo at kung lulubi ng may kapal at hindi tayo ganun busy sa Friday, tayo ay maglalive ulit. Friday, Tuesday. Kung tayo ay hindi ganun busy, yan ang schedule ng ating mga live. At sisingitan ko na lang yan ang ating mga videos na pagbablog. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor dito sa Kuwait. Na gunsmith din naman. Kaya lagi kong binabanggit yung Kuwait. Maraming nagtatanong sa akin, sir, gusto magpagawa ng baril. Kaya pasisya na kayo, lagi kong binabanggit yung Kuwait. Dahil ako'y nandito sa Kuwait, eh nagtatanong kung nasaan yung aking shop, magpapagawa daw siya ng baril. Eh nandito pa ako sa Kuwait, hindi po tayo ano, intendin yung makauwi ako. Kung papala rin ng Panginoon na makauwi ako sa lalong madaling panahon. Dahil alam naman ninyo yung pandemya, napakirap umuwi. Kina-quarantine pa tayo ng 15 days, di naubos na yung bakasyon natin. Isang buwan lamang, di isang buwan yung bakasyon natin sa kalating buwan yung bakasyon natin sa quarantine. Okay, habay ating pituan, punta tayo sa ating group chat, GC. O yung mga gustong sumali sa group chat, sa aming online class, ito lamang ang ano, mag-send kayo sa aking messenger, mag-send kayo ng inyong valid ID para malaman ko kung kayo nasa tamang edad. Okay, maraming salamat sa inyo. Magpapala muna tayo ang Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, paulit-ulit na, nandito sa Kuwait. Maraming salamat. Thank you.